Pakinggan natin si Robin Padilla sa kanyang statement about kay Senator Go. Dinig ko yung sinabi niya. Basta hanga ako sa sinabi niya kasi... Michael Abisod at PR din, President Bongo pa din. Ako, Banateros, from Los Angeles. Yun. Pagmamahal niya kay Mayor, lahat naman kami. Lahat kami na nasa likod ni Mayor PRRT. Yung pagmamahal namin sa kanya, una sa lahat. Pangalawa, siyempre, mabigat yung sinabi niya, pamilya eh. Pamilya yun. Ayaw niya ng gulo. Sir, may pangihinaan. Sana yun ang maging iwan na lesson sa mga politiko no ngayon. Sana ganun tayo. Makakagulo. Kasi ayaw niya magulo Pilipinas eh. Yun naman ang malinaw niyang sinabi. Para sa bayan. Pero ako personal, dahil kaibigan ko siya, sayang. Kasi kilala ko si BG, kilala ko si Senator Bongo. Talagang serbisyo eh. Hindi naman ako magiging loyal dyan sa tao na yan kung hindi ko nakita yung serbisyo na ginagawa niya. For the first time, bumaba ang gobyerno sa tao. Kanya ko lang nakita yun. Yan ang totoo, for the first time, gubaba ang gobyerno sa tao because of Senator Go. For the first time, bumaba ang isang presidente through Senator Go. Kaya medyo shake pa ako. Ano pong kawalan at negatibong epekto sa grupo, sa kandidatura ninyo bilang senator? Wala naman negatibo. Lesson to. Hanga nga ako eh. Sakto nga, Andres Bonifacio. Kapanganak ka ni Andres Bonifacio. Hero? Para sa akin, hero. Hero si BG. Ginawa niya. Nanghihinayang pa kayo, sir, sa pag-return niya? Sobra. Kasi, alam nyo, kung nasundan lang nyo si BG, nasundan lang nyo yan, magmula nung SAP, naging senador, hindi po tumigil yan. Yung? Kasama ako, kasama si PIP. Hindi yan tumigil sa pagtulong sa tao. Binaba talaga yung gobyerno sa tao. Kaya ako nanghihinayang. Pero, siyempre, desisyon niya yan. Idol namin yan ni Kuya Ipe. Wala akong magagawa. Robin, paano mo nalaman sa bangka? Yung desisyon niya na hindi na tumuloy. Paano mo nalaman? Nasa Fort Bonifacio ako eh. Kasi meron din kami yung ginawang pagkilala sa araw na to. Ipinuwento sa akin ng official ko na nag-withdraw nga si BG. Nagpaalam ako sa official ko na pupunta ako dito. Doon ko po nalaman. On the way, napanood ko yung speech niya. Siyempre, ang ganda ng mga sinabi niya. Talagang, believe ako sa lahat ng politiko na nakilala ko sa buong buhay ko, dito ako bumilib sa taong ito. Yung kandidatura mo tuloy pa rin? Ano ba naman klaseng tanong? Yung kandidatura mo tuloy pa rin? Hindi na! Yan po ay nakasalalay sa partido. Sa ngayon, sa mga oras na to, aantayin ko po ang pasabi ng partido. Sa ngayon, ninanamnam pa namin lahat ito kasi lahat ng volunteers gumagalaw. Lahat kami nasa field. Lahat kami, buong bansa, mula Region 1 hanggang Region 12, hanggang lahat po kami umiikot na. Kaya... Katulad na sinabi niya kanina, tuloy ang serbisyo. Pero siyempre, kung ano sabihin ng partido, susundin ko. Kung ano sabihin niya, kung ano sabihin ni Presidente, kung tuloy, tuloy. Kung hindi tuloy, hindi tuloy. So asahan po namin na may mga pagbabago dun sa hanay ng mga kandidato na kasama ho ni Senator Bongo? Sa ngayon po, ang advice ni BG, mag-uusap kami. Basta ako, kung ano man ang desisyon ni Mayor PRRT, ano ang desisyon ni BG, ano ang desisyon ng partido, susundin ko po yun. Hindi ako mamamangka sa dalawang ilog. Yo, palakpakan! Hindi mamamangka. Oy, Sek Roque.
Sek Roque. Pagkatapos niyo mag-quit noon, di ba? Sabi lang spokesperson. Tapos biglang binalik kayo uli na spokesperson kasi natigil kayo doon sa pagkandidato niyo, senador. Tapos ngayon, binubulong ko lang para hindi marinig ng ibang tao. Tapos ngayon, nandun kayo sa kabilang kampo. Ang tawag doon, namamangka sa dalawang elog. Sa ngayon po, ma'am. Sa ngayon po, wala pa po. Pero ngayon po, sigurado, ma'am, yung konti. Ayan, no, galing ng balakpakan, balakpakan. Oo nga, eh, no? Sabi nga ni Sec Roque noon, eh, nakita ko nga yung post niyang yun eh. Never again to Marcelo. Yan yung lumaban talaga noon kay... Sa ano eh, sa diktadurya eh. Sabi nga, di ba? Yan yung... Ito, huwag na tayo magmaangan. Ganyan naman ang stand dati ni Roque. Lumaban siya sa diktadurya, ganyan-ganyan eh. Tapos ngayon, nandun sa kabilang kampo. Anyare, Sec Roque. Asan ang prinsipyo? Nawala na, te? Ay, mga ito... Hindi pala. Nawala na, kuya. Asan ang prinsipyo nyo? Ayan ang problema. Sa politika, nagkakaalaman ng totoong prinsipyo. Ha? Prinsipyo. Yung iba, bumabaluktot. O, galit-galit. Tapos biglang nung ano, biglang bumabaluktot. Anyari. Anyari si Croque. Bakit gayon? Ha? 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 Ay, ta. Okay nga, panoorin niyo ito, panoorin niyo ha. Mga reaksyon ng mga presidential aspirants. Pasok! Sa konsultasyon ni Senador Ping Lacson sa mga bus... Ang tagal ng reporter eh. Ulitin natin. Kung ara ko yung director ha, director. Pasok na! Pasok! Hoy! Pasok! Sa konsultasyon ni Senador Ping Lacson sa mga bus operator kanina, nangako siyang mawawala raw ang kotong kapag naging pangulo siya. Nangako rin si Lacson at katandem na si Senate President Tito Soto na titingnan ang iba pa nilang hinaing. Sa pag-atras naman ni Senador Bongo sa kanyang kandidatura, tanong ni Lacson, sino na ang magiging administration candidate? Binanggit niya na nag-uusap ang kapartidong si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ng Partido Reforma at kapartido ni Pangulong Duterte na si Energy Secretary Alfonso Cusi ng PDP Laban sa personal nilang kapasidad. Tinanong tuloy siya kung bukas ba siya maging administration candidate. An endorsement is an endorsement. Doon na lang muna tayo. But mahirap sagutin yung open or willing or will seek. But definitely, we will not seek endorsement kasi masyadong presumptuous on our part. Kasama ni Lacson kanina ang senatorial aspirant na si Dr. Mengita Padilla. Nangako rin si Lacson na ibabasa niya sa siyensya at data ang anumang magiging hakbang ng pamahalaan kontra sa mga pandemya. Si Soto tutol sa posibleng pag-obliga sa lahat na muling mag-face shield. Merong... Ayan, tama yung comment ng isa dito eh. Abi, pag si Lacson daw mawawala ang kutong. Nung PNP chief si Lacson, nawala ba ang kutong? Kau naman, sir. Sabi ko sa inyo eh, may social media, niyayari kayo ng mga banateros. Yung mga banateros, mas matindi ho yan kaysa sa akin. O di ba totoo naman? Sabi niya mawawala ang kotong pag siya naging presidente. Eh nung naging PNP chief ka, hindi naman nawala ang kotong. Oh. Ah, baka kurtong ang mawawala. Hindi ko alam ha. Kotong daw. Wala daw ang kotong. O di sige. Tadi, merong engineering, merong engineer, you know, na merong research siya na ginawa na sinasabi na nakakasama pa yung face shield dahil ini-scope niya yung hangin. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagdiriwang ng ika-158 na anibersaryo ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Dumalo rin sa selebrasyon ang katandem ni Moreno na si Doc Willyong. Pagkatapos nito, nakipagdayalogo si Moreno sa mga motorcycle taxi riders. Ngayong umatras na sa presidential race si Senador Bongo, tatanggapin daw ni Moreno kung susuportahan siya ni Pangulong Duterte. Kung ako ang mapupusuan nila, ay salamat. Oh, thank you. In advance. Pero ayoko pa rin pangunahan sila until they say so. For the meantime,
I'm always hopeful. Samantala, sabi ni Moreno na dapat isipin din ng gobyerno ang dagdag gasto sa ordinaryong mamamayan kung gawing mandatory ulit ang face shield.